Woods. Eudora. Magandang pang anti-Roger Atena. Oo. Roger Winscapes. Roger. Sabi ni... Mas komportable ang next play sa heroes nila. Yes. Parang ang execration... Early game talaga. Coming out from the side of execration. Execration eh. Farsa pick. I like it a lot. Kasi kung papansinin mo yung mga heroes ng execration, gusto nilang lumaban sa mid game. But in a way, eh, pwede sila ma-burst down din. Oo. Fighting pride ang nakataya, mga kaibigan. Game 3. Ihandaan nyo na lahat ng clips. Ihandaan nyo na lahat ng comments. Lahat ng recorder. Lahat ng ika-copy-paste nyo. Lahat ng ika-copy-paste. Lahat ng mga tabloid page. Ayan na si Kelra. Action J agad si Kelra. Tube. YouTube is calling. Kaibigan Wolf. 30 seconds pa lang kayo, Majin. Mainit na agad ang laban. Si Etomax taking full advantage. And what a joke as well. Grabe. Uy, grabe si Chakno. Nakikipag-1v1 with ano. Yawi, tumatakbo si Yawi sa ano. Yung ano eh, no? Right, ano, taga-normal na Rafaela. Oh. Rafaelang numanormal. Rafaelang numanormal si Chakno dito. Parang ito na yung bagong rivalry, Kuya Wolf. Eh. Kumbaga, Yawi versus Chakno eh. Ay, oo. Kumbaga, ito kasi yung pareha setter type ng ano eh, ng player. At saka kung isipin mo, pareha sila nagtitiktok eh. parehas pa silang heartthrob. Oo. Kaibigan Wolf, so talagang bagong rivalry. The rivalry is born. Mga kaibigan, Yawi versus Chakno. Oh, ay, ayun lang. Yun lang, Roger Tol. Ang sakit. Roger Tol talaga. Sakit Roger talaga, Tol. Roger talaga, Tol. Ibang klase, we can see na yung magiging squishy ng mga members ng execration can go hand in hand. Eh. Pwede silang makakontra sa Roger kasi may burst potential sila. But at the same time, kapag nagkamali sila, kunwari nauna si Yawi sa initiation, taas ng damage output ng NXP in a span of seconds. Sobrang bilis ng burst ng pareha sa teams dito. Oo. Which kind of makes me think na bawal talaga madapa sa dalawang team na to. Bawal talaga. Kung iisipin mo kung ikaw ang execration dito, win condition mo dito, wag magpahuli. Oo. Bawal kasi yung lineup nyo, pass phase talaga dapat. And kung iisipin, may punch dito. So, kailangan pa rin maging careful ng side ng NXP. And syempre, may right click nga sila dito. may numanormal. Numanormal na Rafaela. Rafaela ang pang-normal. You can see Kelrab taking advantage. By the way, Lunox is a side lane dito para sa NXP na nakita din natin it's very good when it comes to dealing the damage. Pwede gumawa ng Ruby DD play. Let's see, ah, lamang dito ang XA in terms of tao. Pero makukuha ngayon ni Kia BJ. Ultimate para dito kay James. Final blow. Pero ito, Max will just flicker out. Pero sabi dito ni James, kaya naman mag-execute. 1-for-1 exchange. Ito, Max. Pero Kuya Wolf, ah, jungler ang nawala sa NXP. Yep. Tapos nakuha pa ni KLBJ yung turtle. You can see, from execration, yung kanilang dive potential from the side lanes. Oo. Naman, nagiging confident kasi sila kasi alam nila mayroon silang Rafaela. So imagine this, Renzo as well as Kelra, Khalid, Paquito, napakadaling pumesto sa may likuran. Tapos pwede silang i-heal at i-speed up ng isang Rafaela. Rafaela. And then you have the long range assault coming out from KLBJ, the Danger Granger. The Danger Granger. At saka tama ka, Wolf, no? Mabilis kasi malaland ng Eudora, yung lightning bolt. Kapag na-speed up siya eh. Kailangan lang niyan yung max distance eh. Oo. Good G na eh. Tapos pwede kanya niya i-burst eh. I mean, mayroon kasing heroes na pang face check itong execration. Yung Paquito at saka yung ating Khalid. Which means na magiging confident ka talaga. Normally kasi di ba sa tanks or sa supports mo hanapin yun. Pero kung ang supporting role casting mo ay S. Rafaela, pati na rin Eudora, hindi naman pwedeng sila yung pumunta, di ba? Oo. Kaya nga naman din, kinuha ng execration itong Paquito as well as the Khalid. Pero ito magiging dilema ngayon, kaibigang Wolf. Yes, may chance ang X, pero this is still a farsa pala para sa side ng next play. Na uhunihin nila ngayon, Exord falling down. At nako, nagalit na si KLBJ. Ayun yung mga type ng Rhapsody. Ayan o, yan yung mga Granger na alam mong ano eh, confident sa mga bala niya eh. And you can see na may, dahil may speed boost ay talagang kaya nilang humabol. Ngayon, na-trap na si Renji sa H2O. Yeah, itutuloy nila. I was saying na still, maganda pa rin yung setup dito ng NXP. Final blow onto the Feathered Airstrike setup na meron yung Kufra. So yung combo-combo nila dito, sure na sure. Ngayon ang tanong, mahuhuli kaya nila kasi ang bilis ng lineup ng XA. Ang pwede lang nila mahuli kagad, Eudora lang eh. Yeah. And for execution, pwede nilang i-secure na ngayon yung turtle. Sobrang crucial ng first turtle na napunta sa execution. Oh. To the point na confident na sila mag-take ng mga succeeding turtles. Here we go. May team fight na nagaganap sa bandang gitna. The turtle will again go. Papunta dito kay Renny, ay kaya KLBJ. Wow! 3-2. Still, execution.
again, with this lineup, the Rafaela and Granger, level 8 na agad. Mm. Si Kia BJ dito, meanwhile, H2O, level 6 pa lang. Yeah, that's right. Nakita natin dun sa turtle fight na si Kia BJ level 7 compared kay H2O, which means na retribution kung retrihan ang labanan. Alam natin lahat namang yan para sa Granger. Yeah. NXP, not too worried about this. Meron na silang dalawang Clock of Destinies. Dun sa Farsa, pati na rin dun sa Lunox, which means na nagsiset up sila dito para sa late game. Masasabi ko nga lang, nakakatakot to. Execration, we did say na maganda yung kanilang early to mid game. Yes. At maganda ang simula para sa kanila. Kailangan nila tapusin kagad to. Nako, napakagandang huli. The double K is here sa baba. But Exhort, lumipat na lang ng game muna. Oo. At kailangan niya na makawala. Gigive up na ng NXP itong tower nila sa baba. So open na ngayon yung bottom jungle ng NXP, kaibigang Wolf. Renjo, going ham dito, 2-on-1. Pero ang lakas si Pacquiao, pare! Oh, left jab, right jab! Pero Luge, 2-on-1 yun eh. 2-on-1? Oh. Nag-tag team. Trade-off in the mid lane. Maganda kung makapag-push ang Exe. And they get more than that. Oh, my goodness. Yun lang. Danger, danger. Parang snap lang, kaibigan Wolf ni kaibigan Thanos eh. Ang bilis dito ng rotation, ng execution. Napatingin lang dito yung camera natin sa top lane and nandun na sa gitna si Kiel BJ at si Chakno. And remember, naka-flakers pala dito yung Exe. So talagang iwas setup sila dito, kaibigang Wolf. Apat na flakers ang retribution. And kung habulan ang labanan, kung takasan ay di ka mananalo sa execution. At ayun na nga. Ooh! Oh, napakagandang setup mula kay Yawi dito. Feather Airstrike, pero na-cancel dito ni Buhawi Jack. Meanwhile, Yawi and company taking down two heroes. Roger. Side of Exe. Eto Max nandito. Oh, tumama dito yung stretching mula kay Yawi. But Eto Max, puno pa yung mana niya dito. Meron mo siyang lightning ball. Speaking of ball, naging ball lang ngayon dito si Yawi. Nag-howl ngayon dito si H2O. Kaya niya ba ngayon kumuha ng magandang pounce? Oh, Jabine.com! E2 Max with a sidestep. Habang si James dito for sure, kaya nang patumbahin ng Eudora na yan. Habang si Narenjo napapalaban pa rin dito, Exhort ngayon. Napamali na lang ng step. Final blow para kay James dito. And ayun yung magiging exchange na patagal pa yung laban. Nice outplay mula kay E2 Max. I think that NXP already won that fight. Pero yung kanilang pag-stay doon, nakakuha yung kill kaya Yawi, pati na rin kay Exhort. Yun yung nasabi mong mistake kasi they're prepping of their turtle. Imagine, kung NXP naging satisfied na sila dun sa initial fight na naipanalo nila, yung fight dun sa turtle, lalamang sana sila. But that didn't happen because they were so, they're kind of greedy. Pero makikita natin glimpses of hope of NXP. If H2O and James combines with Yawi, pag nakaganda ng setup sila, kaya-kaya nilang kumil. Yung the feathered airstrike kasama nung Kufra Ultimate, nakita natin yon. Pero actually, Wolf, kung ikaw ang NXP, hindi mo rin masasabi na pinilit nila yung laban kasi hinahabol sila ni E2 Max nun eh. Pulado si H2O, pulado din si Yawi, kaya napatagal din yung laban na yon. So pumabor pa nga, tama ka, Wolf, sa side ng Exe kasi nakuha nila yung turtle dito. Yeah. Very tricky coming out from NXP pero hindi pa ganun kalaki yung lamang Oh no, lightning ball in, yun yung thunder strut. Look at that, kalahati yung damage ngayon. Yawi na mumula dito pero eto na ang danger Granger. That's one that's Buhawi Jack. Nako, grabe, tinamaan dito si H2O. Pero the setup was real. Rene J ang magiging bida dito with the brilliance in. Nice setup mula dito sa NXP na outplay ngayon ng execution. Tumatakbo na sila pabalik. The Lunox combo, the burst down flicker into the ultimate. Nakita ninyo yung tamang combination ng light and darkness. Dealing so much damage coming out from NJ and the time was perfect. Gamit na rin yung flicker. Tapos syempre, sinabi na natin sa draft, kung may taga damage, may taga ubos. It's H2O yun. And now KVJ getting caught, the power of the Kufra. Oh no, this is looking bad. Kung ikaw ang Exe, pasok ngayon dito. Of course, sina H2O. H2O, galit na. Nako, kumagat na. Kakagat na. Killing spree. H2O, tumatakbo na ngayon. Habulin siya ngayon ni Kelra. Kelra, swinging, of course, the Desert Tornadoes. Meanwhile, nako, napalalim ata ang side ng NXP. Rene J, pasok sa kanya dito. Nako, altab muna ata. Freestyle Lunox. Brilliance, altab. Balik sa laro. And pasok. 9-11. Nice defense para dito sa side ng execution. Oh, NXP, they did equalize already yung ating mapa. Kaso nga lang nangyayari, kahit nanalo dito yung NXP, the fact na nawala doon si H2O kind of gives execution a little bit of a license para kumuha ngayon ng Lord. Pero sabi ni Yawi, hindi kami papayag. Hindi kami papayag. May setup pa na gagawin si Yawi dito. Feather Airstrike para dito kay Exhort. Meanwhile, si Rene J ang tina-attacking ngayon dito with the Brilliance. Pero makukuha na ngayon ng execution yung Lord at umama pang 1-5.
na critical dito sa mukha ni Exhort. Kill BJ, shoot lahat ng 3 points. Oh, and coming out from Execration, ang ganda ng kanilang judgment noong tamang decision, we suggest to go to the Lord. Kasi alam nila, there is no jungler mula sa side na, ng NXP. Dahil si H2O nag-overcommit, napatay siya, giving enough time para sa Execration. Ngayon si Yawi, pati si Exhort, parang gusto nilang gumawa ng play. However, with 4 people para sa Execration, lahat ng yun ay malakas mag-take ng objectives. Alam natin na isa lang ang magiging resulta, Execration securing that Lord. That Lord talaga. Alam ko nga, Wolf, may binago sa Lord dito kung hindi ako nagkakamali, di ba? Parang pinadali atang patumbahin, pero yes, pinahirap kapag nakaganitong form na. Exactly. Parang ang nangyari is, sa early stages, 9 minutes in, mas mahina yung Lord. Pero kung i-compare mo yung 12-minute Lord sa 12-minute Lord, 12-minute Lord ngayon, sa 12-minute Lord dati, mas malakas na yung sa ngayon. Mas malakas na nga sa ngayon. So, maganda yung nabanggit mo dito na yung objective taking potential dito ng Execration is, I think, better, lalo na kung mabilisan lang ang usapan. So 10-11, tabla pa rin ang ating laban, pero ang daming nawala bigla sa NXP, ang daming overextensions na naganap. We all thought na yun na yung outplaying play mula dito kay Renny J, na lumamang na sila, pero doon tayo nagkamali dahil nga nag-overextend doon sa bottom side to the point na nagamit to ng Execration para maging space nila dito sa 11 minutes ng laro. And speaking of space, ang daming nakuha bigla ng Execration out of that. Nakakuha na sila ngayon ng 3 more turrets. Which means na 6 turrets down para sa NXP. Also means na wala ng outer turrets ng NXP. So naturally, ang vision at map control ng Execration ay mas maganda na. Para naman sa NXP, pwede pa naman sila mag-farm ng paisa-isa. Pero mas pinipili nila ngayon na mag-couple together kasi hindi nila alam kung nasaan ang mga members ng Execration. At masasabi kong isa lang yung hero na pwedeng humiwalay sa kanila. Yeah. Which now is the Benedetta mula kay James. Yeah, kailangan na. Kung ikaw ang NXP dito, tama ba, Wolf? Kailangan na nila dito yung split push technique. Kasi mukhang sama-sama puwersa ang gagawin dito ng side ng Execration. Yes. Both of the teams nag-aabang dito. Lamang sa position, ang Exe, nasa bush sila. Chakno, face checking, pero flicker out para kay Chakno dito. Naku, bait lang ata yun. Mahuli ngayon si Keldra dito. Ball, para dito kay Yawi. Renjo, papasok pa siya dito. Naku, pambansang kamao. Sumapak, mga kaibigan, pero may iwan Renny dito si Renny J. Masyadong malalim dito, but KLBJ ang mawawala dito. Sabi ni Renny J, ako ang mas okay na J. Pero ngayon, nandito pa rin si H2, mapapalaban data dito ang side ng NXP. But Kelra, with the Desert Tornadoes, execute! Naku! Grabe si Kelra, pare, isama mo pa ngayon. Si Ito Max with the Lightning Thunders. Habang si Yawi, TikTok ka daw muna. Sabi ni Ito Max, James, tumatakbo na ngayon. James, takbo hanggat may lupa, James. Hinahabol siya ni Chakno. The Chak Mamba. Ako naman, normal na Rafaela, pare. Normalin. Execration getting 4 kills. Sabi ni Chakno, pwede bang normalan lang? Pwede bang normalan lang? But, nasa anti-dope nga sila doon. Manjin, you know the play coming out from NXP. In theory, tama yung idea nila. Parang gusto nila gumawa ng sarili-sariling plays. And if you're looking at Renny J, the right idea to jump into the jungler. Malaking damage output sana yun para sa NXP. Kaso nga lang, napakaraming mali doon sa makikita nating replay. Well, maganda naman yung mga start. But alam natin na pag nag-one after another na members ng NXP, pag hindi sila coordinated, doon sila mayayari. And eventually, yung mga insta-stuns coming out from both the Rafaela, pati na rin sa ating Eudora, nag-pave way para mahuli nila si H2O doon sa dulo. Tingnan mo naman yung stun na yan. Easy. Wow. The arrow. And this instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only $19.99. And with that, kaibigang Wolf, Execration now setting up para dito sa Lord Take. NXP, ito na ba ang pagbawi nila? James, inaabangan ngayon dito. Yawi, right now, sumisetup, umi-stretching. James, nasa likod, the stun ng lightning ball. Oh no, James, mapapagamit ko siya dito ng final blow. Let's see, naku, napakasakit ng rat dito. Wala ng ultimate ang Eudora, pero si James ay pulado na ngayon. NXP, papasok si Yawi ngayon dito. Napakagandang suntok mula dito kay Renjo. Left jab, right jab, uppercut at Renny J with the brilliance in. Naku, si Ito Max pulado ngayon, pero napakasakit ng damage si Ito Max dito. James ngayon pulado, pero may sapak. Left jab talaga dito para kay Renjo. Ngayon, H2O pulado. Oh no! Farza is now down. Ang pambansang kamao, pare. Laban ko. Laban mo. Laban natin to. Si Napakman. Triple kill ni Renjo. Tikman mo ang kamao ni Renjo. Tikman mo ang kamao ni Renjo, pare. Hindi lang pang beer pong, pang boxing din.
And what a clutch take of the Lord coming out from Kelra. Ang ganda ng spacing from NXP, kinapos lang talaga. James, masyado na siyang na-poke, kaya naman naging awkward para sa kanya yung engagement. And you can see na si Rene J, ang ganda ng idea, pero kinulang ng burst kasi may heal na from the Rafaela. Totoo ka dyan, Wolf. At kung makikita mo yung nangyari doon, binax out lang. Biruin mo, saan ka nakita ng boxing? May box out! Okay. Boxing yung laro ni Renjo dito eh. Sakto, box out. Oo, man. Tama nga naman. Habang si Yawi ngayon Pulado, the Lord is now marching towards the mid lane. Inaatake na yung base this time. Renjo J Pulado ngayon. Kelra with Desert Tornadoes. Still, Execration leading and man every player dito sa game na to. Talagang nagsistep up. Renjo making the plays and giving Execration the lead. Oh my goodness, yung spacing ginagamit dito ng Execration, yung dalawang side laners nila, Pakito on the front lines to make it awkward for Yawi to jump for Yawi! Jump out dito para kay Yawi, pero Pulado ka na si Yawi, pare, naging bola. Pero ngayon, mawala si KLBJ, the king is now down. Meanwhile, look at the base dun sa bandang gitna, H2O Pulado ngayon. Sabi dito ni Kelra, ako naman, execute, double kill para kay Kelra. Meanwhile, kailangan nila tumakbo, Rene J mag-aabol, pero lightning ball, thunder shot meron ba? Winter Truncheon. Oh, pero knockout! 1, 2, 3, 4, knockout! Ding, ding, ding! Execration, ladies and gentlemen! Naku, eto na ba ang katapusan? NXP, kalahati na ang buhay ng base. Pero sabi ni Renjo, eto na, boxing Ego! Boxing Ego yung base! Binuboxing niya yung base, pare! Sigura mo! Ay! Oh, no! And this is it! This is it, Pansit! Isa na lang! Sabi nga dito ni H2O, ako na lang ba? Sabi pala ni James, ako na lang ba? Meanwhile, here we go, wipe out! Mga kaibigan, so, sobrang intense! Nawala yung visual sa... Execration getting the victory. It's a knockout. It's a knockout, pare. And the winner. And the winner, the fighting pride of Cavite, Execration. This winning moment is brought to us by Master. Hindi sila na GG. Instead, they brought the clay game with Master. Sikreto ng mga guwapo. At ang tunay na guwapo ngayon, si Kelra!